share ko lang yung napakagandang experience ko sa Art and Island. Sobrang namangha kasi ako sa mga napakagandang mural paintings na nandun. So tara, puntahan natin. So we had the chance to go to Art in Island. It's a 3D interactive art museum sa Manila. And nagkataon na malapit siya sa kung saan kami nakastay that time. So minarapat namin pumunta para sa dalawang bagay. Unang-una, dahil napakaganda ng mga painting na nandun. At ikalawa, para makapaglaro kami ng mga bata. So ito yung after ng 3D show, may pasabog silang snow. So pagbukas ng ilaw, after nung show, biglang may lalabas na mga snow, nauulan. Yung 3D show na yun, yun yung highlight ng overall experience mo sa Art in Island. Yung 3D show nila na kung saan may projected glowing lights na tumatama sa mga existing paintings na may mga animated elements na gumagalaw. And everything flows really well to tell a story. Nakakamangha kasi it's a combination of painting skills, 3D animation, motion graphics, at okay din yung storytelling na gusto nilang i-share sa manonood eh. It was about nature and a bit of history. Medyo hindi lang ako nakabuelo mag-take ng pictures kasi every corner or every part na napupuntahan namin, pinag-aaralan ko yung mga painting techniques na ginamit nila. Hindi biro yung trabahong ginawa dun eh. Considering yung size nila. Kaya masyado ako nag-focus sa
yung pag-aaral o masyado kong pinagmamasdan yung mga painting imbes na dapat mag-take ako ng pictures para magkaroon ng mga souvenir. Grabe yung detalye. I mean, the details are really good, man. So yun, kung artist ka at may mga kasama kang bata, pumunta ka sa Artin Island. Hindi nila ako binayaran para gumawa ng video na to. Sinasabi ko lang yung totoo. Kung artist ka at gusto mo ma-inspire ng mga napakagandang painting at may kasama ka mga bata para makapaglaro kayo, doon kayo pumunta. Na-inspire ka na nakapaglaro ka pa. So yung lokasyon nila ay nasa 175 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Ang kailangan mo lang dalhin ay medyas kasi bawal lang sapatos at camera para makunan mo yung mga painting at mga 3D effect nila. And then jacket kung nilalamig ka. Grabe. It's really realistic. Ganda ng pagkakagawa. Look at the tigers here, man. It's so cool. Italian to yung biglang pag ito yung super lakas ng contrast to hindi tingnan mo ito. No, these are not painted. Yeah, these are real. Yeta! And then syempre, natabunan ako ng paglalaro. Hindi na ako masyado nakapag-take ng pictures. Naglaro at naglaro na lang kami. So maliban sa poster making contest awarding na inatenda namin, isa sa mga purpose kung bakit kami pumunta doon ay yung pagtanggap namin sa award ng Elastosi dahil kami yung nanalo sa video contest nila. Ito yung video. Pabalik-balik na butas. Paulit-ulit ang tagas. Itigil na sobra na. Itigil na ang diskarteng tapal-tapal. Ilastosin mo yan. So yun, may music na sila. Ang kailangan mo lang gawin, ilagyan siya ng catchy video. Good thing pinalad naman at nanalo siya. Also, shout out sa Story Hotel kasi napakaganda ng lugar nila. Nagkataon pa na sa 36th floor kami. Napakataas. Though the time was so limited there, I think I would have taken more pictures or videos kung may oras pa. Nagkataon kasi nasa third day namin, kailangan na namin umalis na maaga dahil isa pa kasi sa problema sa pagpauwi, yung Andaya Highway, ang daming roadworks, like sunod-sunod na roadworks. Abutin kayo ng yung imbes na travel time yung maiki lang, mas lalong haba. Dahil sa napakaraming roadworks, I know every Bicolano and every person na dadaan sa buong Andaya Highway, alam kung ano ang sinasabi ko. So, yun na nga. Kinuha namin yung prize. Mahilig kasi talaga akong sumali sa mga video contest, kahit art contest. Dahil, hindi dahil sa prize lang o kung ano yung matatanggap ko pagkatapos. It's about yung proseso kung paano tayo gumagaling sa mga bagay na gusto natin. Mahalaga sa akin yung proseso. That's it for this video. See you on the next one.